Hi guys, ngayong araw nga pala ay pumasok ako sa trabaho. At dahil nga half day lang ako ngayon, biglaan kami nagkayayaan ni Kuya Ken ng RK9 at saka si Kuya JP in Japan. Ang ganda nga dito sa napuntaan namin guys, first time ko lang nakapunta dito. Ang dami nga kung ano-anong abubot dito guys at saka may nadaanan kami dito nagtitinda ng mga snacks. Halos pinatikim na nga sa amin ni Lola lahat ng tinda niya eh. Ang angas nga din na itong katana na nadaanan namin kanina. First time ko lang din nakahawak na ito. Hi guys, ngayong araw nga pala ay pumasok ako sa trabaho. At dahil nga half day lang ako sa trabaho ngayon, sakto naman walang pasok si Kuya JP at saka si Kuya Ken ng RK9. Kaya ayun, biglang nagkayayaan kami kanina kahit nga madami yung suot ko dyan kanina, palag-palag na eh. Dito naman kasi sa Japan, kahit naman madami yung suot mo, wala naman pakialam yung mga tao dito. Lalo na kapag ka-construction yung trabaho nyo dito guys, normal na dito yun sa Japan. Bale, eto guys, dito nga pala kami nagkita-kita ngayon sa may Nippori Station. Ang bilis nga ni Kuya JP, nandito na kaagad, hinihintay na ako. Wala naman sana akong balak guys na gumala kasama nila ngayon. Dahil nga nakapantrabaho tayo at marubi pa yung suot natin. Pero sabi ni Kuya JP, okay lang yan kasi tayo-tayo lang naman yung magkakasama. Pagkasundo nga namin kay Kuya Ken, eto naglakad-lakad na nga rin kami papunta dun sa pupuntahan namin. Ang dami nga rin namin nadaanan na shrine dito or yung parang mga temple nila. Kahit nga first time naman tayo dito guys, hindi naman tayo maliligo kasi meron naman tayong tour guide dyan, no? Si Kuya JP in Japan. Gala kasi tong tropa natin na to kaya maraming alam na pasyalan eh. Video sila pababa. Yung baba na yan, yan yung nanakas. 500 yen. Ay, ang mura, no? Pero sa iba yan, mahal yan. Diba, renta pa nga lang yan. Sunod nga namin nadaanan dito guys ay yung mga nagbebenta ng mga kung ano-anong abubot dito. Ang gaganda nga ng mga samurai hat nila dito, no? Ang sarap ipang-display sa bahay. Kaso yung iba parang mga manika na nakakatakot, eh, parang mga tsakadal eh. Itong samurai hat na to guys, napakabigat eh, purong bakalata. Tapos dito naman sa may gilid, puro pang-display din sa bahay. At may nadaanan naman kami dito guys, nakakatuwang lola kasi ang dami niyang pinibenta dito ng mga pampulutan or yung mga snacks. Ang galing nga man sales stock ni lola, halos lahat kasi ng panindan niya pinatikim niya sa amin. Una niya nga pinatikim sa amin dito yung mga bato-bato na asin niya. Ang galing nga nung asin niya dito, para lang siyang maliliit na bato tapos meron ding gadgaran. Tatlong flavor nga yung pinatikim niya sa amin dyan, yung isa nga dyan lasang balut pa eh. Sige. Nanda ko rin ba? Lasang balot. Balot. Tapos sunod naman pinatikim sa amin dito ni Lola yung mga pampulutan. Nakakatuwa nga si Lola mag-sales to kasi tinatanong niya pa kami kanina kung umiinom daw ba kami ng alak. Kasi kung umiinom daw kami ng alak, bagay na bagay daw sa amin itong mga pulutan na to. Halos lahat nga nang na-display dyan kanina guys, pinatikim sa amin eh. Kaya siguro kung sa pre-taste pa lang, siguro nakaisang repack na kami. Tignan nyo naman si Lola guys, ayaw tumigil magpa-pre-taste sa amin. Sa pre-taste pa nga lang, busog na kami dito eh. At isa pang nakakatuwa kay Lola, halos lahat ng dumadaan, tinatawag niya kanina eh. Sabi niya sa mga dumadaan, haligay dito, tikman niyo to, masarap, nakakatuwa. 380. Talino yan. Honto, oishii no? Para siyang tamarind na. Tamarindo, mitay. Sa dami nga nung pinapritay sa amin ni Lola, eto bumili na kami ng tigta-tatlong repack. 1,000 yen kasi niya, tatlong repack na ikaw na bahalang mamili. Kaya naman sulit na sulit talaga, pritays pa lang, busog na kami eh. Sobrang nakaka-relax nga sa lugar na to guys, sobrang tahimik, wala kang maririnig na ingay. Mukhang dinadayo nga talaga tong lugar na to guys kasi ang dami ka rin foreigner na nakita kanina. Meron din kasi ako nakita kanina mga American at saka mga Indiano. Karamihan nga sa mga nakita namin subidary dito guys is yung mga pusa. Ewan ko din kasi hindi ko rin kabisado yung lugar na to kung bakit mga pusa din yung mga design nila. Ang kulit nga ng mga design ng t-shirt na nakita namin dito kanina. Yung Pantagonia nila dito, Papa Gurira. Tapos ito naman sana ang Adidas, naging Asidis. Yung Nisa naman naging Osan eh, no? Ang dami mga pang souvenir dito, ano? Pagkain, ano? Ganda. Samurai. Pagkapasok nga namin dito, itong katana kagad yung napansin ko. First time ko kasi makahawak nito, wala palang talim to guys. Kaya kapag pinantaga mo pala to guys, feeling mo bato sa ilang kasi parang baligtad yung talim niya, wala kasing talim. At eto, sinimula na nga namin kumain ang mga kung ano-ano dito. May nakita kami dito, no? Japanese version ng itlog pugo. May nakita nga ako nag-vlog nito nung nakaraan, hindi ko lang matandaan kung sino. Kaya naman nung nadaanan namin kanina, sabi ko testing natin, itlog daw ng pugo to eh. Pero legit guys, para siyang quick-quick sa atin, no? Itlog talaga ng pugo yung nakalagay. Trap. Then, ganun. Ikot tayo saglit dito. Puro pusa, yung.
Puro pusa talaga, kawaii. Isang ika tayo dito. Ang dami, oh. Ay, ang dami, oh. May SpongeBob pa. Uy, angas, oh. Truck. May tuna. Ang kit na ito, may tuna. May tuna. Oo, oh, yung ano, pan display. Ne, nabubuksan din. Dito mga food. Okay na. Pwede na tayong lumabas. Pinipilahan. At dinudumog. Diba? Puso. Puso ba? Check mo. Nasa ilalim. Puso ng kalapate. Pinipilahan. Nasa loob ng 20. Parang luman-luma na to, ano? Pero ang daming bumibili. May nadaanan nga rin pala kami dito, guys. Tempura yasang. Napansin namin na walang bumibili. Kaya sabi ni kayo, JP, tara bumili tayo dito. Kawawa naman si Lola. Okay. Panis. Boneless na. Pagkatapos nga namin kumain ng kung ano-ano, eto, nagpunta naman kami sa may konbini para bumili ng maiinom. Pagkatapos nga namin bumili, eto, naglakad naman kami para maghanap ng park na pwede namin pag-inuman. Ang ganda nga dito sa park na napuntahan namin, napakatahimik at saka parang ang sarap magtambay, guys, sobrang dami kasing puno. Dito na nga lang kami sa medyo taas pumesto kasi dun sa may baba, medyo maraming bata, nakakaya naman kung doon kami inom sa harapan nila. Buti na nga lang, parang bundok tong napestohan namin, meron din sa itaas na pwedeng pwestohan. Dito na nga lang din kami sa lapag umupo kasi Pinoy naman tayo kaya wala nang arte-arte yan. Upuntambay lang eh, palag-palag na yon. Ang sarap din kasi sa feeling na minsan makakasama mo yung mga kapwa vlogger mo dito sa Japan at nakakapag-relax din kayo. Alam niyo naman guys, napaka-busy rin namin sa kanya-kanyang trabaho at saka pagbablog. Kaya kadalasan wala na rin kami mga oras para magkita-kita. Pagkatapos kaya namin uminom ito, nagsulat naman kami dito ng kanya-kanya naming wish. May puno kasi dito guys na pwede ka magsulat at lalagay mo dun sa puno, i-wish mo. Ang winish ko nga dyan, sana mag 1 million followers na tayo at nilagay ko na rin yung pangalan ko dyan na Dexter Vlogs para kung sakaling makapunta kayo sa lugar na to, makita nyo yung nilagay ko dito. Ang galing nga dito guys, kanina may nakita kaming poso. Namiss ko tuloy yung poso namin sa Pilipinas, doon kasi ako palagi naliligo. Tapos kapag naglalaba kami, doon din kami nagbabanlaw ng mga damit. After naman namin sa may park, bumalik kami dito sa may pinaglakaran namin kanina. Dumaan nga kami dito sa may isakaya para uminom ulit ng lemon sawa. Konti lang naman kasi yung ininom namin sa may park kanina, nagpatama lang din kami ng konti para pagpunta namin dito sa may isakaya, hindi na ganun kalaki magagastos namin. Medyo pricey din kasi yung mga alak nila dito kaya mas mainom kung pupunta kayo sa mga ganito, magpatama muna kayo ng konti. Dito nga pala sa napunta namin guys, bestseller nila dito is yung may halong lemon. Kaya naman halos lahat ng inumin dito, lemon sawa tapos may kung ano-anong halo lang. Bale, eto guys, pangalawang order na nga pala namin dito, tinesting ko naman tong lemon na may kasamang ice cream. Ang sarap nga nung lasa na ito guys, pati yung ice cream na nakalagay sa kanya, lasang lemon, kaya pinatikim ko kala kayo JP. Talaga? Oo, oh, lemon din. Oo nga. Lemon hindi siya normal. Bale, eto guys, pagkatapos nga namin uminom, nagkaaya naman dito kumain ng ramen. Mga alas 6 na rin siguro kasi ng gabi to, kaya bago kami maghiwa-hiwalay kanina, kumain muna kami. Alam nyo naman, ang sarap humigop ng mainit na sabaw guys, kapag medyo may tama ka ng konti. Mas masarap sana kung pares, eno, or kaya lugaw. Kaya lang, nasa Japan tayo, kaya ramen talaga yung panlaban dito. Pa naman yun eh, si Matong Ramen. Diba? So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan eh, matane. Arigato gozaimasu. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.